At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Magic Plato, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dingubra ang mga kalukuha ni Luis sa iyaya niyang si Inday. Lagi siyang nahuhuli dito. Laging nag-iisip ng masama si Luis. Kahit na ang kanyang ama ay di na rin naniniwala sa kanya. Anak, dahan-dahan lang. Di ka mauubos na ng pagkain. Baka mabilaukan ka. Naku, bukwa pa ako. Ano? Ma! Kukuha ka pa, di mo pa naubos yung nasa plato mo. Dapat, ubusin mo muna ang pagkain dyan sa plato mo. Tapos, pag naubos mo, kuha ka uli. Para di sayang. Di ka naman naubos na ng pagkain, anak. Dahan-dahan lang. Pa, si mama oh. Mahal, huwag mong pigilan yung bata. Nagpapakahirap tayo para makain natin ang gusto natin. Eh, para sa kanya din ang lahat ng pagpapakahirap natin, ah. Kaya huwag mong tipirin. Kung anong gusto niya, ibigay mo. Di naman sa ganun. Tinuturoan ko lang ng tama. O, sige na anak, kunin mo ng gusto mo. Enjoy. Magpakabait ka lang. Mag-aral ka at huwag mong gutumin ang sarili mo. Thank you, pa. O, kape nga. Ay, isusunod ko na lang sa'yo. Anak, tapusin mo yung kinakain mo. Opo. At kukuha ako ng kape ng papa mo, ha? Opo, ma. Ay, salamat. Wala na sila. Tatayo na ako. Saan ka pupunta? Bakit tumayo ka na? Hindi mo pa naubos ang pagkain mo, no? Yan ka na naman, oh. Nagugulit. Ano ba? Busog na nga ako, eh. Gusto mo. Sa'yo na to, busin mo. Ikaw ang kumuha niyan. Ikaw ang dapat mag-ubos. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang kumuha ng marami. Ang kukunin mo lang, ang inyong kaya mo lang ubusin. Sabi ko sa'yo, di ba, na maraming bata ang hindi kumakain. Daming mga tao ang nagugutom pagkatapos ikaw, sinasayang mo lang. Pag di mo naubos yan, naiwan ko lang. Sino bang amo dito, ha? At sinong masusunod dito sa bahay na ito? Dapat narinig ko yan eh. Luma na yan. Lagi ko na lang naririnig yung sinasabi mo. Isa pa, dito mo na ako kwali. Hindi ko kasalanan kung may nagugutom ng mga bata, no? Bakit? Sinabi ko ba na pagutom sila? Kumain sila kung anong gusto nilang kainin. Ah, ganun ba? Sige lang. Dahil ang tinatamasa mo ngayon, kung ako nagalit sa'yo, ang grasya ay biglang mawawala sa'yo. Oh, ano? Sige lang. Pagpatuloy mo lang yan. Yung plato ko, ikat ilalagay ko na dito. Hindi ko nang maubos eh. Ayan. Ha? Oh, ano dito? Parang may tao dito sa plato ko ah. Nagsasalita ng plato? Mama! Mama! Nagsasalita ng plato! Mama! Ano yan? Bakit ka humahangos papunta dito? Anong nangyari sa'yo, Luis? Papa! Papa! Kausapin nyo nga yung plato! Nagsasalita po yung plato! Ah,
kakausapin ko yung plato. Ito, Papa. Usapin mo yung plato. Teka, titignan ko. Hello? Hello? Knock-knock. Hello? Teka. Tao po? May tao po dito sa plato? Hello? Ha? Oh, ayan. Siguro naman, naniniwala ka na ngayon, Luis, na walang platong nagsasalita. Siguro. Siguro si Juan, si hindi kasi siya yung nagsasalita sa plato na yan, Pa. Ano na naman yan? Bakit naman narinig ang pangalan ni Inday, ha? Kasi po, yung plato, may tao na nagsasalita, Ma. Di ba kinausap ko na nga? Tinutuktukan ko na nga yung plato. Hello pa na ako ng hello. Pero wala naman akong nakita. Wala. Nako, Luis naman. Pati si Inday na nasa kusina, sinasama mo sa kalukuhan mo, ha? Luis, ibalik mo na ito sa kusina para mahugasan na. At ayoko nang makakarinig ng tao sa plato na nagsasalita dahil wala. Okay? Dalhin mo na nga sa babayang anak mo. Ah, Luis, halika na. Huwag mo nang isturbuhin si Papa mo. At baka kung ano pa ang masabi niya sa'yo, halika na. Lapit sa kanya na hindi niya alam. Ay, nako. Ang sarap ng adobo. Yummy yung kaldereta. Luis, alam ko kung nandyan ka. Huwag ka nang magtago. Dahil kahit nakataligod ako, nakikita kita. Ha? Alam mo, kahit magdahan-dahan ka pa, nakikita kita. Kaya huwag ka nang magtago dyan. Paano mo ko nakikita? At nakatalikod ka? Ako! Nakikita kita! Ha? Plato na naman ang nagsasalita ulit. Ano ba ito? Nananaginip yata ako. Hindi ka na nananaginip. Ako ito! Si Plato! Papa! Tulungan mo ko, Papa! Uy! Huwag kang bastos! Saan ka pupunta, ha? Susumbong kita kay Papa ko! Susumbong kita! Ah! Magsusumbong ka na naman, ha? Talaga! Isusumbong kita! Isusumbong kong Inday na yan! Papa! Papa! Hindi mo maniniwala sa'yo yun? Eh, nagmumukha ka lang na ewan ko sa'yo eh. Hindi naniniwala ang mga magulang mo. Baka ikaw ang ewan! Kala mo natatakot ako sa'yo, ha? Ah, ganun ba? Aba, aba! Akala mo kung sino ka. Kung alam mo lang ang sama ng ugali mo. Kung mag-utos ka, akala mo machine ang inuutusan mo. Ang dami-dami mo ng atraso. Di lang sa akin, kundi sa iba pang kasambahay ninyo at sa mga kaibigan mo. Akala mo kung sino kang mayaman ka, salbang bata ka, kalatero ka pa. At ang isa pang pinakamalaking atraso mo sa akin, at pag kumuha ka ng pagkain, di mo inuubos at sinasayang mo lang. Di mo naman maubos. Lagi mo na lamang ginagawa yun. Sinasayang mo lang ang pagkain. Lagi mong sinasabi sa akin na kakainin mo. Yung pala, hindi. Takaw mata ka lang. At dahil dyan, parurusahan kita. Ano? Simula ngayon, sisimutin mo lahat ng pagkain mo. Kung hindi, hindi ka na makakakain kahit kailan at wala ka nang makikitang pagkain. Ano? Hindi pwede! Anong hindi pwede? Hindi ka na talaga makakatikim ng pagkain kung magsasayang ka. Anong akala mo sa amin? Nagbibiro kami ni Inday? Mapaparusahan ka sa ginagawa mo talaga. Magsasayang ka ng pagkain. Di yan pwede.
ako lang ang plato mo. At ako lang ang magiging plato mo. Tuturuan kita ng tamang pagkain, ha? Hindi ka pwedeng kumain sa ibang pinggan. Ako lang naintindihan mo? Bakit niyo ba ako pinakikialaman? Hindi niyo ako maluloko sa magic na yan. Hindi ko naniniwala. At isa pa, nanakot lang naman kayo eh. Hindi ko natatakot sa inyo, no? Wala akong kinatatakutan. Ayaw, huwag niyo akong pinagluloko. Hindi ako takot sa inyo. Ah, ganun ba? Oo. Sige, sige. Bahala ka sa buhay mo. Basta ito ang tatandaan mo, ha? Walang sisihan. Basta tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. O ano? Sagot ka pa dyan, kay Plato. Tandaan mo, yan lang ang magiging plato mo. Magkaalis na nga dito. Nananakot lang kayo eh. Papa! Papa! Akin na, ano ba? Akin yun eh. Pagkain ko yun, ano? Ano ba? Ang gugulo ninyo. Pati pagkain, pinag-aawayan nyo. Eh, ha? Pagkain ko to. Bakit mo kinuha? Anong kinuha? Nasaan yung pagkain ko dito? Di namin kinuha yun. Huwag kayong magsinungaling, ha? Kinuha niyang pagkain ko eh. Ilabas mo na ang pagkain ko! Anong ilalabas ko? Wala naman na kaming kinuha! Anong gusto mo, ha? Yan yung ilabas ang pagkain ko, ha? Anong gusto nyo, ha? Ha? Suntukan, ha? Aray ko! Aray! Tama na! Aray ko! Kulit mo, namimintang ka. Di namin kinuha ang pagkain mo. At isa pa, bakit namin kukunin? Ikaw ang kumuha ng pagkain namin eh. Di kami ang nawalan ng pagkain namin dito. Di, kinuha nyo eh. Kinuha nyo ang pagkain ko. Kaya, gagalti ako. Aray ko, nanununto ka. Ito din para sa'yo. Mapagbintang ka, ha? Akala nyo, uurungan ko kayo kahit malaki kayo kaysa sa akin. Ito para sa inyo. Aray ko! Magkipag-away? Okay sa akin kasi lalaki ka. Pero yung magkipag-away ka dahil sa pagkain, di ko kayang tanggapin yun. Ano ka, di kumakain? Patay gutom? Eh, kinuha kasi nila yung pagkain ko pa eh. Bakit, nakita mo ba? Di po. Pero, nawalang bigla eh. O yun, di mo nakita, di ba? Pero, anong pero? Ha? Anak? Gumawa ka naman ng desisyon na tama. Imposibleng mga kaklase mo na nakaharap sa'yo, di mo nakita na kinuha ang pagkain mo. Mali yun. Ano ka ba naman? Kasi po, pa. Di ba may pera ka? Malaki ang baon mo. Bakit di ka talang bumili ng bago? Sa may pera ka kaysa makipag-away ka. Ha? Common sense lang yan. Naku naman. Estorbo ako. Nai-stress ako sa'yo.
Huwag niyo akong hintayin na kumain at may gagawin ako. Ma? Gutom na ako eh. Hindi talaga ako kumain. Oh, sige. Tatawagin ko si Inday para maghanda na makakain mo. Oh? Ha? Inday, halika nga rito. Opo, ma'am. Diyan na po ako. Ah, ipaghanda mo nga na makakain si Luis kasi gutom na raw siya. Inumpisa na nilang disiplinahin si Luis. Pag hindi pa yan nagbago, ewan ko na lang. Nako, makapagluto na nga ako. Ayusin mo na ang pagkain mo, ha? Kung hindi, hindi ka na talaga makakakain kahit kailan. Opo. Natatandaan ko na yung sinabi ng plato na nagsasalita. Kaya magtanda ka. Pag di mo ubusin ang pagkain mo na nilagay mo sa plato mo, tiyak, wala kang makakain. O, ba't di ka kumain? Kumain ka na. Binabantayin mo yung pagkain mo. Oo nga naman, anak. Oras ng pagkain, kain ka. Ma, ayoko lang pong kumain kasi salbahe itong plato na ito. Salbahe? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pare-pareho lang ang plato, ha? Basta, ma. Ayoko ng plato na ito. Ah, sige, sige. Kung ayaw niya, palitan mong plato para makakain siya. Salamat pa. Ayaw ko talaga ng plato na ito eh. Sige, papalitan natin para makakain ka na. Ay, Inday! Maglabas ka nga ng isang pinggan dito. Opo, ma'am. Salamat. Makakakain na ako. Kukuha na ng ibang plato. Makakakain na ako. Ayan. Ayan yung fried chicken. Ito na po, ma'am. Ito na po ang plato. Sarap. Eh. Ayan na, oh. Ha? Bakit na wala yung pagkain? Ha? Kukuha ko ulit. Ayan. Ha? Bakit na wala ulit ang pagkain ko? Anak, kumuha ka lang. Kung gusto mo pa, kumain ka lang ng marami dyan. Sa akin ka lang pwedeng kumain. Di ka pwedeng kumain sa ibang plato, naintindihan mo? Dahil ako lang ang magtuturo sa'yo ng tamang paraan kung paano kumain ng tama. At may sinabi ako sa'yo, di ba? Ang hindi mo pinapahalagahan ay mawawala sa'yo. Ngayon, mag-isip-isip na ang batang yan na walang galak. Di ka talaga makakakain kung hindi mo susundin ang nais namin. Kundi lagot ka, talagang magugutom ka at wala kang makikitang pagkain sa plato mo. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Luis?
Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Magic Plato, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.